Ito nga pala, introducing my youngest brother. Ang spoiled brother ng Martinez. So, anong masasabi mo? Kung napagtulungan ako ah. Napagtulungan? Kailangan namin ni nanay ng masarap na kape mamaya pag-uwi ah. One caramel macchiato. Okay. Here's your coffee made with love. Barako yan. Ibang level na, mga Starbucks na yung mo. Ito nga pala, si BDN. Bangko de nanay. So, anong-ano mo, anong reaction mo sa nabudol ni Mikmik sa'yo na ano, espresso machine? I love you, MM. Saya ka? Oo nga ako yung mga gigilitan na maya eh. Ito nga pala, introducing my youngest brother. Ang spoiled brother ng Martinez. So, anong masasabi mo? Oo, napagtulungan ako ah. Napagtulungan? Kailangan namin ni nanay ng masarap na kape mamaya pag-uwi ah. Tapos 1 week kaming OT ngayon sa embroidery, no? Oo. Pag inaantok ko, sige, gusto mo kape, bawin mo ngayon yan. Sakta muna. So, itetest na ang kanyang ano coffee maker. Ang budget lang talaga namin sa coffee machine, five. Sa espresso machine, 5. Care of ate. Kaso, nabudol si nanay. Dadala tayo ng mga tigta 30 kyao. Eh, apparently, pagdating namin sa SNR, wala na yung espresso machine na nandun sa budget. So, nag-go beyond siya. Yan. Sa budget. I-review namin siya kasama ng kapatid ko. So, yung figure out na namin kung paano siya talaga ino-operate. Siyempre, para pwede share kami sa inyo. May ma-share kami. Hindi yung on the spot kami magtatanungan kung paano siya ginagamit. So, sabi kasi ng kapatid ko, dual boiler daw kasi magkaiba yung heating process nung dito mismo sa espresso versus meron pa siyang bukod na linya dito for hot water kapag gusto mo magdagdag ng hot water, something like that. So yung details, i-reveal namin later on sa vlog. Pero ang kiniklaim niya is steam boiler, espresso boiler, and heated group head. So marami siyang technicalities kasi ang alam ko, this is ano na to eh, parang hindi siya home grade na espresso machine. More on commercial grade na siya na espresso machine. So marami siya talaga technical. So, later, yung kapatid ko yung magre-review nito, Breville Espresso. Tapos, it came with a freebie. So, ito freebie niya to. Sabi niya noon na ano to, knockbox mini. So, akala ko parang lalagyan siya ng accessories or whatever. Yun pala, tambakan lang siya nung leftover na ano. No coffee, magabasurahan in short. Pumukong kong knock bar, stainless steel, and anti-slip rubber tube. Abangan natin ang review. Peace! Okay guys, so time check. It's 6 a.m.
Yan. Sobrang aga kasi excited kami this morning para i-try ulit yung ating espresso machine. So ngayon lang tayo magkakaroon ng quick review kasi kahapon pagdating din na namin nagawa dahil excited na yung mga tao magkape. Kaya start tayo ngayon. Yung special guest ulit tayo si ating chef, Chef Mike. And siya talaga kasi yung maalam sa kape at maalam dito sa espresso machine. So, mas may alam siya sa technicalities kaya siya yung mag help sa ating mag-review today. Okay, start na tayo. So, ito yung espresso machine natin. So, ano yung kasama sa kanya? Una-una yung pan sitting niya to. So, for the filter, 58 millimeter yung ano niya, yung diameter. So, more than malaki siya sa usual. Kaya, based sa research ko, medyo malaki lang turnover nito. So, may port filter tayo. Filter tayo yung filter basket. Dito nilalagay yung ground coffees natin, which is kailangan as much as possible fine grind. Pero, may tinatawag din dun sila dyan na dialing in sa mga gumagamit ng espresso machine wherein tatlong factors yung ina-adjust mo usually. Grind size nung beans mo, brewing time mo, tsaka parang kinocompute kasi nila dyan yung ano mo, in-measure nila yung weight nung actual coffee mo nung na may tubig na. So, ang usual computation nila dyan is yung amount ng starting grounds mo. For example, naglagay ako ng 18 grams sa ating portafilter. So, dapat ang magiging resulting weight niya sa coffee mo would be 36 grams. So yun, ito. So yun nga, apat na portafilter. So ito, tinatawag siyang dual walled or aka pressured siya. So ito yung ginagamit naman sa ano, sa usual na coffee shop wherein it's done pressured. Kung tatanungin mo ko rin difference, usually itong mga dual walled or pressured portafilter, ginagamit sila for ano, pre-grounded na coffee beans. So, sabihin, pag binili mo sa store, grounded na siya. Okay. Tsaka ang kasarap dito sa dual walled, ano siya, ginagamit din to for beginners. Kasi, ano, mahirap din talaga siya i-brew kasi kailangan pantay yung ano mo, yung coffee mo, kailangan press to press siya using our tamper wherein kasama din siya feeding dun sa ano. Ito naman, yun nga, ito yung pinaka-learning curve kasi ito yung ginagamit nga dun sa labas, sa mga coffee shop. Na ano, sa industry standard nila. Ito klaseng single wall. Kaya mapansin nyo kapag ano, kapag di nag-cream yung sa coffee cup nyo or pagsabog yung ano, yung pag-dispense dito sa portafilter natin. Ibig sabihin, yung maligang ginawa. Or di pantay or nagkaroon ng pocket sa loob ng ano mo, portafilter. So pag ito, dual wall gamit mo, matic, guaranteed na yan ano, na maganda yung kakalabasan ng coffee nyo. Ano pa? Sila pa? Ginagamit nila ito is, natawag nila the razor. Para ano, yung ikat yung mga excess coffee grounds natin. Sige, mamaya. Okay. So, sa parts naman tayo, ano yung... Actually, parang sobrang konti lang ng mga button. Hindi siya yung tulad ng iba na malaki pinipindot. So, take it away. So, ito yung mga buttons. Power, menu, up, down, exit, manual, single shot or double shot canister. So, ang kasarapan din dito is semi-automatic siya. Wherein, may preset value siya. May default, ano siya, brewing time. So, via sa, ano, sa computer niya sa loob, pwede mo i-customize rin yun. For example, may sarili kang preference. Kaya, going back kanina, may dial-in process tayo. Wherein, hindi ko pa nagagawa. So, ano yung pinaka-ideal na coffee na gusto mo. So, itong knob na to, anong purpose niya? Yung knob na yan is, ano, ginagamit niya for dispensing water. And dito siya mang lalabas. Para saan ba yan? Pangdagdag ng mainit na tubig. So, ang kasarapan sa kanya is, tinatawag siyang dual boiler. Wherein yung sa init ng tubig niya, tsaka sa steam, is magkahiwalay. So, ang kasarapan sa kanya, ang convenience sa kanya is, pwede mo gamitin itong espresso machine mo while nagpapainit niya ng ano mo. While ini-steam mo yung milk mo. Sa kanilang freebing pitcher. So, ito yung frother. Tapos dito mo mismo ilalagay yung coffee.
for the filter. Tapos ito, ano tong analog? Ito yung ano, yung pressure gauge. So, sa espresso kasi, di ba may iba't ibang methods for brewing? So, yung brewing method kasi nung ano, nung sa espresso is pressurized air siya. Kaya, kailangan na ng pressure gauge. Kasi pwede mo din siya i-tweak kung ilang pressure yung gusto mo. Tapos, ito, itong ilaw na to. So, itong ilaw na to, mag-iilaw siya once na inon mo itong ano, sa hot water natin, which is dito mag-dispense. Tapos ito. Pag ginamit naman, ito yung sa, ano, sa pang-frot natin. So ito, pag mag-frot mo na, i-atataas mo lang, kasi bago pa makapag-done ka na. Mm-hmm. Okay, tapos dito sa baba, anong meron dito? Kasi piling ko mamaya, mainit na yan, so mahirap na hawakan. So, yun, ito yung pinaka, ano yun yung tubig. Yung mga gamit. Oh, ang kasarapan sa kanya, automatic siya tumataas once na na-reach yung certain height ng water dito. Kaya makita niyo, may hirapan siyang butas dito. Napapa. Wherein, mag-ano siya? Tataas siya. Para masabihin niya, ay, kailangan na siya. Palitas at tanggalan. Paano siya tinatanggal? Kaya tanggal niya siya is indeed hatak lang, palabas. So, ito yung maritime tool storage na kasama din. So, ito yung tablet pang linis ng portafilter. Conclusion hacks, kung may mga bata sa inyo, dapat itabi nyo ng maayos kasi mahirap na. Ito din yung nalagay mo sa inyong portafilter. Kapag maglilinis? Mm-hmm. Okay. So, cleaning tools cleaning tools siya. So, ito para din sa cutter ng linis. Pang tusok ay fiber merong okay. Build up sa loob. Allen wheels. Ito yung kinaganda sa kanya. May wheels siya. Green, once tinorn mo yung knob, aangat siya. Tapos, pwede mo na siyang galawin. Mm-hmm. So, sakto. Pupunta tayo sa kanyang water reserve po. Ito pinaka-reserve po niya. Yung tubig. So, yun yung tank niya. Mm-hmm. Ilang gano'ng kapasya? Ilang ko na sa 1.5 atay. May kasama na siyang built-in na filter. Pero pwede naman siya mag-operate ng wala yun. I-filtered na yung tubig. So yun, di ba nga nasa likod yung ano, yung water mo. Gumawa sila ng ano, nalagyan dito para madaling i-access yung water mo. So with cold water only. Hmm. So dito mo lang ilalagay yung water. Tapos to check the water level. Ah, okay. So meron dyan. So kita na. Ito yung level. Okay, let's start na. Medyo matagal lang siyang iinit. Yan. Start siya. Starting temp niya 30 degrees. So tataas siya sa 93 degrees kasi yun yung nakaset na temperature niya. So hintayin natin mag-warm up yung machine to 93 degrees. So as makita mo naman, nagbiblink yung ilaw. Kung sabihin, hindi pa siya ready for use. Okay, so kapag naging solid light na siya. Pwede na. Okay, so ngayon nilagyan niya na ng coffee. Tapos, so yun yung purpose niya. So, dapat pag inikot mo siya, makukuha niya excess coffee, diba? Mm-hmm. Tapos, flat na flat lang siya. Using bumper. Dapat ba madiin na madiin yan? Mm-hmm. As in, didiinan. Kasi dito mo siya, right, para locked. Tapos yung temp natin, nasa 93 na ayun. Alam ko.
One caramel macchiato. Okay. So kanina, warm yung ginawa natin. Parang yung mother cream. So ako kasi ice talaga ako palagi ko yung sa. So ginagin ako na pala. Caramel and French vanilla. Dalawang pouch. Tapos, punay ng ice. Hindi ko naman siya kailangan sobrang init kasi iced coffee naman yung gagawin ko. Okay, so time check. Ano oras na? 7:30 na ng umaga. So, ilang oras tayo sa kalahating oras tayo nagtitimplahan dito ng kape. So far, anong masasabi mo sa iyong espresso machine? Huge learning curve. It's nakakatawa siya. Ano sasabihin mo? Salamat, Shopee! Ano sasabihin mo? Salamat? BDO, Banco de Mama. BDO, salamat kay Banco de Mama. Salamat sa aming sponsor, kay BDO. At kay BDA, Banco de Ate. Yung soon naman is yung ano natin. Coffee grinder. Kasi, fun fact, itong coffee na yan. Manual niyang gin-rind kagabi ang mga yan. At lahat ng gin-rind niya kagabi, ubos na agad ngayong umaga. Apat na shot. So, mamayang gabi, magpupuyat ulit siya. Magkakape siya para magpuyat, para makapag-grind. So, yun lang. Mag-explore pa siya ng more coffee mix. Tapos, mag-update kami. Ito kasi parang first impression review. Pero yung long term, magbibigay kami ng update. Kasi syempre, along the way. So along the way kasi, meron din tayong may explore na ibang features nito. So, mag-update tayo. Yung ating original vlogger, hindi nyo ba napapansin? Puro ako yung nasa vlog ngayon. Kasi injured pa ang ating bebe. Ngayon kape. So, hindi pa siya makapag-vlog. Wala pa siyang makontent. Ang breakfast mo, kape! Wala kayo bang kakainan kundi kape lang? Okay, tingnan natin. Ito lang naman ang participation nito eh. Sir, here's your coffee made with love. Barako yan. Coffee yan, dami. Coffee ko. Starbucks, ibang level na. Mala Starbucks na yun. Wow! Mala white chocolate mocha. Yes! Ng Starbucks. Wala namang mocha yan eh. You like it. Yun lang. So, yun lang guys. Thank you for watching today's vlog. Sana nagka-idea kayo sa espresso machine na ito. And watch out for more of our reviews. Kasi since ako muna ang mag-vlog, ako ang magre-review. Yun yung mga content natin ngayon. So, yun lang. Peace! So guys, meron ako ipapakilala sa inyo. Ito nga pala, si BDN. Bangko de Nanay. So, anong reaction mo sa nabudol ni Mikmik sa'yo na espresso machine? I love you, MM. Ano mo nasabi mo? Thank you for the advance happy birthday gift. Naku! Oh no! Hindi. Siya ang si Banker yan eh. What's up? What can you say about your Uncle Mick's new coffee machine? Super fancy. So, siya ang ating talaga, sponsor ng sponsor ng coffee machine, sponsor ng bangka. Susunod na. Guys, comment down below kung ano yung susunod yung gustong ipa-sponsor natin kay Banco de Nanay.